shores. It is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new, we belong to His world, His message of compassion to all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are saved. Salamat Panginoon sa iyong punga, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlukod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya,
Salamat, Panginoon, sa iyong bula. Siyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang daang taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. Ang daang taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punya. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. Of the order of preachers, the layman Lorenzo Ruiz. And their team companions be given in future the title of blessed, and that their feast be celebrated annually on the day of their heavenly birth, in the places and in the manner established by law. Gifted to give and live our gift.
mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one. We stand before
Magandang umaga. Tayo po ay nasa ika-11 linggo ng karaniwang panahon. Ang mamuno po sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko na si Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo po ang lahat. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga din po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Maghati sa Diyos ang kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong mahal.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw, ang pagloob namin sa iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautosan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo po. Inihalin tulad ni Propeta Ezekiel sa paglago ng usbong ng sedro ang pagbabalik ng Israel sa lupang pangako. Gagamitin din ni Jesus ang simbolong ito sa paglago ng paghahari ng Diyos sa ating piling. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapapababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa. Na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang magpagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pinalalakas ni San Pablo ang loob ng mga taga-Korinto. Sa gitna ng mga pagsubok at kaguluhan, hindi siya nasisiraan ng loob sapagkat buo ang tiwala niya kay Kristo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito,
ang ating katawan, hindi mapasa sa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap na ang kaukulang ganti sa Kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Alleluia, 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 Alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos. Ito'y maihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos, sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay anupat ang mga ibon ay nakapamubugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magsiupo po. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Ngayon pong linggo sa 11th linggo sa pangkaraniwang panahon, o 11th Sunday in Ordinary Time,
Ang mga pagbasa ay nagpapaalala sa atin na ang paghahari ng Diyos ay unti-unting lumalago, tumutubo sa atin. How the kingdom of God develops and grows in us. Kaya si Jesus ay nagbigay ng dalawang talinghaga sa Ebanghelyo. Ang unang pagbasa sa aklat ni Ezekiel, ganun din. Yung sanga ng sedro kanyang itinanim, naging pamugaran ng ibon, naging pinakamalaki sa lahat ng gulay. Sa ikalawang pagbasa, sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sabi ni San Pablo, mabuhay daw tayo sa pananampalataya, hindi lang sa paningin. Walk by faith, not by sight. Parang marami tayong pangarap, pero wag aalisin ang pananampalataya. Ang pananampalataya ang magdadala sa atin sa ating paruroonan. Sinasabi ng mga pagbasa, it is how the kingdom of God develops and grows in us. Kaya sa mga talinghaga o kwento sa Ebanghelyo, sinasabi, yung magsasaka, natutulog, pagising niya, makakagulat siya, tumutubo na yung kanyang pananim. May mga pagkakataon yung magsasaka, nagugulat sa hitik ng bunga ng kanyang pananim. May mga pagkakataon naman ang magsasaka, pinanghihinaan, ano pag dumating ang mga sakuna, peste, bagyo, baha. Yung kanyang tinanim, hindi namumunga. Kaya si Jesus ay gumamit ng talinghaga ng kwento upang mas maunawaan natin. Namamalayan man natin o hindi, ang Diyos ay tumutubo sa atin. Huwag aalisin ng Diyos. Ang Diyos ang katuwang natin. Ilang maikling bagay lang po, upang patuloy na tumubo ang Diyos sa buhay nating mga tao. Ang una po ay, sa pagtubo ng Diyos sa buhay ng tao, ang tao ay nagugulat. We are surprised. Aware or not, God grows in us. Namamalayan man natin o hindi, ang Diyos ay patuloy na tumutubo. Kaya po ang daming potensyal sa bawat isa sa atin. Napatunayan natin yan itong pandemya. Marami tayo nasaksihan, mga tao, yung dating hindi ginagawa, nagagawa na, mabubuting gawain. Because there's so much potential in us. And we were surprised. Nagawa ko yun, hindi ko man dating ginagawa. Yun ay patunay na ang Diyos ay tumutubo sa atin. When God grows and bear fruit, it will bring surprises. Kaya kung minsan nagugulat din tayo, hindi mo man dating ginagawang tumulong sa ibang tao, bigla mo naisip tumulong. Naisip mo lang, bigla lang lumabas sa isip mo. Mabuti pa kaya gawin ko ito? Mabuti pa kaya tumulong ako? Yan ang patunay na ang Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ay nasa atin. We don't even need to look for God. God is in us. Kaya isang tawag kay Jesus Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Ang tungkulin natin is to acknowledge the God in us and let that God become operative, pag-alawin ng Diyos. Nasa atin ang Diyos, nasa inyong Diyos. Yan ang pagbungahin. Hindi yung kasamaan, kundi kabutihan.
Hindi ang demonyo, kundi ang Diyos. At napakaganda ng mga pagbasa, pinapaalala sa atin na mamalayan man natin o hindi, ang Diyos ay nandyan sa atin patuloy na tumutubo. Napapansin man natin o hindi, ang Diyos ay nasa atin tumutubo, lumalago. It is there growing in us. That's why we are sometimes surprised. Paano ko ba nagawa yun? Hindi ko naman dati ginagawa. Say, parang you are surprised. Parang ang saya-saya mo. Sa isang banda, kung ang Diyos tumutubo, yung kasamaan din kumisan tumutubo. Kaya ang tao may nagagawang kasamaan na hindi niya akalain. Kasi sinasabi natin, hindi ko naman sinasadya. Yan. Kung meron mang tutubo sa atin, sana ang Diyos lang, hindi ang kasamaan. Para wag nating sabihin, hindi ko sinasadya, hindi ko intensyon. Di natin namamalayan. They grow together in us. The good and evil. They grow together. Hayaan natin ang Diyos lang ang tumubo sa atin. Yan ang isa. That is how the kingdom of God develops in us. That is how the kingdom of God grows in us. Allow God to continue to grow. Hayaan mo ang Diyos ay patuloy na tumubo. Pangalawa po, para patuloy na ang Diyos ay tumubo sa atin, let us be open. Maging bukas ang isipan, ang puso't kalooban. Maging bukas sa nais ng Diyos sa atin. Ilang beses na po ito nabanggit. Kapag nagdadasal, huwag lang ipagdasal kung anong gusto mo. Pagdasal mo din kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. Huwag mo lang ipagdasal kung ano ang gusto mo sa mga anak mo. Ipagdasal mo din kung ano ang gusto ng Diyos para sa mga anak mo. Huwag mo lang ipagdasal ang gusto mo sa iba. Ipagdasal mo din ang gusto ng Diyos para sa iyong kapwa. Maging bukas. Huwag natin kontrahin ang Diyos. Huwag natin pigilin ang Diyos. Hayaan ang Diyos na siyang tumubo sa atin. Let the hand of God work in us. Maging bukas. Huwag gawing bonsai ang Diyos na hindi nalalaki. Kung nakakita na po kayo ang gumagawa ng bonsai, araw-araw, tinitingnan ang gumagawa. Nung kami nag-aaral seminaryo, may isang pari mahilig sa bonsai. Ganda ng kanyang gawa. Pero pinagmamasdan ko, yung bonsai parang matipunong bansot. Kung tamang salita ko, matipunong bansot. That they cannot grow freely. Pag tumataas na, tatalian ng alambre. Yan, para yumuko. Pinipigilan, sinusupil yung paglaki ng puno. Yan ang ginagawa sa bonsai. For several years, I was observing that priest kung paano niya ginagawa. Sa loob-loob ko, ganito pa lang paggawa ng bonsai. But later on, I realized yung tanim na yon hindi malayang tumutubo. Kasi kung anong gusto nung pari, dun, yun ang gagawin sa bonsai. Hindi ganun sa Diyos, kaya maging bukas tayo sa Diyos. It is not what we want, but God wants for us. Even in human relationships, kahit po sa mag-asawa, sa magkakapatid, we may have the best intention,
Pero baka yun ang gusto natin, maybe that is what we want to insist. Sa mag-asawa, you may have the best intention. Pero do not insist on what you want. Ask what your spouse wants for you or for her, for him. Sa mga kapatid, ganyan din kuminsan. You have the best intention. Pero baka hindi nang gusto ng kapatid mo. Sa mga kaibigan, we have the best intention. Pero baka hindi yun ang gusto ng kaibigan mo. Kaya, ang mga pagbasa nagpapaalala din sa atin, we may have the best intention, but we have to ask what God wants for us. Kaya be open, maging bukas, para patuloy na lumago ang Diyos sa buhay nating mga tao. Huwag supilin, huwag pigilin, huwag gawing bonsai ang Diyos. The nature of God is to grow in us. Hindi pwedeng supilin, pigilin ang Diyos. At ang Diyos ay patuloy na lalago, tutubo, at mamumunga sa atin. Pangatlo po at panghuli, ang paglago ng Diyos sa buhay natin, it entails patience in God's time. There's no shortcut. Ang pagtatanim ganun, hindi pwedeng you plant now, tomorrow you will harvest. Imposible. Even the genetically modified, wala namang ganon. Kinabukasan, you can harvest. You have to be patient. Let God continue to grow. In God's time, it will bear fruit. Para pong sa pag-aaral din, may mga naalala kong tinuro sa akin nung ako elementary. May ilan-ilan akong natandaan, tinuro sa akin. May ilan-ilan akong natatandaan nung ako nasa philosophy. At may mga natandaan ako nung ako'y nag-aaral pa. It will take a while. Be patient. In God's time, God will be full grown in you and it will bear much fruit. In God's time. I've told this story many, many, many times. Remember Saint Monica? Nagdasal siya ng halos 30 taon, almost 30 years. At nagbunga yung kanyang dasal only after almost 30 years. Just imagine that long, ganung katagal. But she was patient. And because of her patience, nakita niya yung pagpapabinyag, pagbabago ng kanyang asawang si Patricius. Nakita niya, nasaksihan niya ang pagbabago ng kanyang anak na si San Agustin. But it took her 30 years. Yung ganung attitude, hindi ayon sa gusto ko, ayon sa itinakda ng Diyos. That patience of Saint Monica. Sa kumisan, pakiwari natin, parang walang nangyayari. Meron po, hindi lang natin namamalayan, parang tanim din yan, hindi natin namamalayan. Kumisan, you want to give up. Pagod na ako, ayaw ko na. Walang nangyayari. Ano mang sabihin ko, ano mang gawin ko, parang walang nangyayari. Never give up. We may not notice it, but God is there growing in us. Hindi mo man nakita ang pagbabago sa tao yung inaasahan mo, huwag ka mag-alala. Kung di man sa panahon mo, sa tinakdang panahon,
makikita mo ang pagbabago niya. Kaya sa linggong ito, pagdasal po natin na patuloy tayong dalisayin ng Diyos upang patuloy tayong mamunga ng kabutihan. But I'm natitiyak ko na patuloy na lumalago ang Diyos sa buhay nating mga tao. Have faith. God is in you. And God continues to grow in each one of us. Allow God to grow. Be open. Be patient. In time, it will bear much fruit. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Isamo natin sa Ama ang patuloy na paglago ng pag-ahari ng Diyos dito sa lupa, ang pag-ahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang amin panalangin. Gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungulin sa pagpapahayag ng katotohanan nang walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makadamawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga naghihingalo, mga mahihirap, at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito. Sama din natin sa ating panalangin sina Andy Bonet, Mother Maria, Charlie Chong, Loretta Ang, Constancia Agabin, at para sa mga nagdiriwan ng kailang kaarawan, lalo na si Father Gerald Mital, at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, at para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa, lalo ng kaluluwa ni Nanay Pining, Justolia Payaban. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan.
Ama namin, dinggin mo ang aming mga kahilingan at gawin mo kaming karapat-dapat sa mga pagpapala mo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan? Pakinggan mo pagkaling ang Diyos, itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon, amin ang ginaganap. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisan na bigay mong kaligtasan? Tunggayan mo sa yaman ay kapos, gawin karapat dapat bunga na ang pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan? Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa paumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sang katauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mo naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pigtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamat ang kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ailahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka sa mariang alal mo, mapasa amin ang kalian mo, sundin man na ako.
Nihiling naming kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Maginoo po na malas ko.
Rise, manalangin tayo. Ama naming pagmamahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at sa mga patuloy na nakikiisa sa ating live streaming. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay tumupos. Langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at kala, siya'y marangahalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia! Halina't sumaya, buong bayan. Lukso sa ang Diyos sa